Christy Fermin nagpahayag rin ng komento patungkol sa ipinost ng ina ni Charisse Pempenco na si Raquel Pempenco. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Sa isang vlog ng Showbiz Nauna or SNN ng bitiranang kolumnista na si Christy Fermin, kasama na rin dito si Romil Chica at Wendell Alvarez. Dahil nga sa naging komento ng ina patungkol sa nasabing singer na si Morissette na kumanta ito kasama ang sikat na composer, singer at manager na si David Foster. Matanda ang nag-concert si David, isa sa naging guest niya dito sina Martin Rivera, Morissette Amon at marami pang iba. Dahil nga sa pagkanta ni Morissette Amon ay hindi napigilan ng ina ni Charisse na magbigay komento sa publiko na wala di umano makakapantay sa kanyang anak na si Charisse. Narito ang kanyang kabuoang komento. Talagang wala pa rin ipapalit sa Alaska. Alam ko ang mga timbre ng boses na hinahanap mo, David Foster. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, nag-iisa lang ang boses na yan. Kahit kanino mo pa ipakanta yung song mo, di mabibigyan ng hustisya. No goosebumps, no standing ovation, nothing compares. Nag-iisang legendary ng Pilipinas si Charisse Pempenco. At para sa kaalaman ng lahat, hindi po si David Foster ang nagpasikat sa kanya, kundi si Oprah. Nireject nga noon ni David Foster si Charisse, kaya wag umasa na may isasama pa, masasaktan lang. Dahil nga sa nasabing komento, halo-halo ang naging reaksyon ng mga netizens. May umaayon sa ina, habang ang iba ay umaayon kay Morissette. At dahil nga naging mainit rin ito sa social media, hindi na rin pinalagpas ng SNN na magbigay pahayag patungkol sa nasabing komento. Ayon kay Christy Fermin, normal lang di umano sa isang ina na ipagmamalaki ang isang anak. Sumang-ayon naman si Romil Chica nito, subalit para kay Romel, may patamang mensahe kasi. Dagdag pa ni Christy Fermin, sumasang-ayon di umano siya sa ina ni Charisse dahil napakagaling naman di umano ang kanyang anak na kahit sinong mga stage performers ay iba din talaga ang boses ni Charisse. Anya ni Christy, sumasang-ayon ako kay Aling Raquel. Kahit kanino pa ikukumpara, talagang si Charisse Pempenco ay Charisse Pempenco. Nabanggit rin ni Romil Chica na talaga naman di umanong mahusay si Charisse sa kanyang mga naging performances noon. Dagdag pa ni Christy Fermin na kinabog di umano ni Charisse halos mga stage performers dahil sa husay, galing at linis ng boses nito noong kasagsagan ng kanyang kasikatan bilang Charisse Pempenco. Ibinahagi rin nila saglit ang pinakahuling video ni Charisse noon kung saan siya'y nagpi-perform ng kantang Lay Me Down kasama si David Foster. Pinuri nila ito ng husto dahil sa napakalinis di umano ng boses ni Charisse. Binanggit din ni Christopher Min na kung sakaling babalik di umano ang dating Charisse ay wala di umanong duda na tatangkilikin ulit ng mga manunood. Subalit dahil nga sa nagbago na ang boses ni Charisse noon na ngayon ay Jake Cyrus, hindi na nagagawa ni Jake Cyrus ang dating ginagawa ni Charisse dahil sa kanyang piniling buhay na maging lalaki ito. Inihalimbawa din ng SNN ang kanta ni Charisse na Lay Me Down. Napakalinis di umano ng boses, klarong-klaro ang bigkas ng lyrics. Malinis na malinis at hindi di umano pagsasawa ang panuuri ng kanyang mga tagahanga. Anggit ng SNN sa mga netizens na nagsabi ni Jake Cyrus na hindi na di umano itong pwedeng itapat sa mga singers ngayon dahil iba na ang kanyang boses. Kaya sana lang di umano ay ibalik na niya ito dahil tsak marami rin ang namimiss nito. Dahil nga nabanggit ng ina ni Charisse kung sino di umano ang unang nagpasikat kay Charisse. Kaya kinlaro na rin ito ni Christy Fermin na noon di umano ay unang na-discovery si Charisse kay Oprah Winfrey. Ito nga'y inahabilin di umano kay David Foster. Anya ni Christy, nang ma-discovery si Charisse Pempenco ni Oprah Winfrey, ipinagbilin niya eh. Sabi niya, "David, this girl is from the Philippines. She sings so wonderfully.
Sabi niya, alagaan mo to, you take care of her. Dagdag pa ni Christy Fermin, si Oprah din di umano ang kumuha ng mga footages noong nag-drawing si Cherise. Binanggit rin ni Wendell Alvarez na si Ellen DeGeneres ay isa sa sikat na talk show host sa Amerika ay siya rin di umano ang kumonta kay Oprah Winfrey para mag-guesting si Cherise sa kanyang show. Dagdag pa ni Romel Chica, mismo di umano kasi si David Foster ang nagsabi noon kay Cherise na sisikat ng husto dahil sa napakagandang boses nito at siya lamang di umano ang makakagawa nito. Kaya tingin ni Romel Chica baka doon na pukaw ang damdamin ng ina ni Cherise na akala niya ay nag-iisang Cherise lamang at may sumunod pala si Morissette. Kaya ganun na lamang di umano ang naging reaksyon dito. Kaya umaasa sina Christy Fermin na sana'y may makapagsabi sa kanya na ibalik ang kanyang dating bosses na si Cherise Pimpenko. Binanggit nila na ngayon daw kasi si Jake Cyrus ay hindi na gaano kabenta ang kanyang ticket at hindi na rin gaano kadami ang kanyang manunood dahil sa kanyang pagbabago. Kaya umaasa ang SNN na sana'y ibalik ng grupo ni Jake Cyrus ang dating Cherise Pimpenko na siyang nagpasikat dito ng husto. Mga kaibigan, anong masasabi mo dito? Just comment down below. Maraming salamat po.